Sinabi ni Yahweh kay Elias, "Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng kari sa silangan ng Jordan. Makainom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng iyong pagkain." Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng karit sa silangan ng Jordan. Umaga't hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng kanyang pagkain. Sa batis naman siya umiinom. Ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Kaya sinabi sa kanya ni Yahweh, "Umalis ka rito. Pumunta ka sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa inyo roon." At pumunta nga si Elias sa lupain ng Sidon, kagaya ng inuutos sa kanya ni Yahweh. At nang pumasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggato. Sinabi niya sa babae, "Halip mo bang makinom?" "Sandali lang, Ginoo. Ikukuha lamang kita ng iyong maiinom." Sandali. Baka mabibigyan mo ako kahit konting pagkain." Alam po ni Yahweh na inyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lang kami ng anak ko bago kami mamatay." "Umayo ka at gawin mo yung iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako isang munting tinapay. At pagkatapos magluto ka na rin para sa inyo. Sapagkat ganito ang sinabi ni Yahweh, Diyos ng Israel, hindi niyo mauubos ang harina sa lalagyan. Hindi rin matutuyo yung langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw ng ulay malapating papatakin na may kapal." Ginawaga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina.
At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan. At hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ni Yahweh sa pamamagitan ni Elias. At dahil... At dahil Pastor's Month ngayon, batiin natin lahat ng pastor na nagbigay ng buhay nila para sa Panginoon. Happy Pastor's Day!